Okay. Classification of cross-section. Again, we could have, this is applicable for I-shaped section. O, pwedeng wide flange, pwedeng miscellaneous, pwedeng standard, basta I-shaped. At the same time, this also is also applicable for channel section. Okay. This slide is applicable for I-shape and channel section. Now, pagka channel section, ilan ang elements niya? Ilan ang elements kapag ka channel section? Diba, meron tayong upper flange, isa, lower flange, dalawa, at saka yung web, pangatlong elements. So, for the channel, we have three elements. Okay, pagka angular, ilan ang elements ng angular? Isa, dalawa, dalawang elements. Pagka I-shaped section, ilan ulit ang elements ng I-shaped section? Sa flange, upper flange, isa, dalawa. Yung flange, nahati siya sa dalawang elements yan, ha? Hindi yan bilang isang element lang. Dalawang elements yung upper flange. So, yung lower flange, dalawang elements din siya, ang bilang, tatlo, apat. Tapos yung web, isa. So, lima. Di bali, limang elements ang isang I-shaped shape section. So, para mo malaman ang compactness ng buong section, iisa-isahin mong i-check ang compactness ng bawat element. Ulitin ko. To check the compactness of the whole section, you have to check the compactness of each element. So, for an I-shaped section, basically naman, dalawa lang ang i-check natin dyan. Yung element ng, yung compactness ng isang element, yung kalahati ng flange, parehas lang naman yan sa apat. Yung apat na elements na yan, iisa lang naman ang mga properties ng apat na yan. Tapos yung pangalawa is yung web. Okay. So, nakikita nyo rito sa table na kulay green sa baba. These are the width limiting, the width thickness ratio. The width thickness ratio, lambda kung tawagin. Okay. So, kung mapapansin mo, ito yung lambda value para sa wide flange. Ito yung lambda value para sa channel. Nakahiwalay yung para sa flange. Ito yung para sa flange. Ito yung para sa web element. Flange element, tsaka web element. Okay. So, pagka I-shaped section, pagkuha ng lambda ng element, ito yon. The B over T. Width over thickness ratio. The width is B. The width is B. Ano yung B? That is BF over 2. Ano yung thickness? Yun yung thickness ng flange. Kaya BF over 2, that's the width divided by the thickness, which is TF. And this is actually the same with this. Okay, kaya nagkaroon ng over 2 yun. Kasi we're just checking the lambda or the width thickness of the element, hindi nung buong flange. Samantalang pagka sa channel section naman, ito yung channel section, yung element niya. So, yung B niya dito, yun yung BF na antimano niya, diba? Tapos yung thickness niya rito, yan yung TF na. Kaya yung width niya is BF, yung thickness niya is TF ratio. So, ito ay the same with this. Okay? So, yan yung lambda values para sa wide flange at saka para sa channel. Ikukumpara mo lang yung lambda na yan sa lambda limits. Ito yung lambda limits. Dalawang lambda limits natin. May lambda P tayo, tsaka may lambda R. Okay. Lambda P, tsaka lambda R. Okay. Now, so may tatlong cases tayo. Compact, non-compact, tsaka slender. Let's say, this is a compact section. Ang compact section is kapag kayong lambda natin ay less than or equal to lambda P. Ibig sabihin, yung lambda na to na kinalculate natin based from our section ay mas maliit kaysa sa lambda P. Again, mas maliit, that means ito yun, compact yung section. C for compact. Kapag kayong lambda natin ay mas maliit sa lambda P, compact section tayo. Compact.
Kapag yung lambda naman natin ay nasa pagitan ng lambda p at saka lambda r, kapag yung lambda natin ay nasa pagitan ng lambda p at ito ay lambda r, nasaan yung pagitan nilang dalawa? Nandito, diba? Ito naman ay non-compact section. Non-compact section. Nasa gitna siya ng lambda p tsaka lambda r, non-compact section. Kapag yung lambda naman natin na kinalculate ay mas mataas kaysa sa lambda r, so nandito yon, nasa kanan ng lambda r, slender naman yung classification natin. Naintindihan nyo ba yon? Kapag yung lambda natin ay nasa kaliwa or less than lambda p, compact. Kapag yung lambda natin ay nasa pagitan ng lambda p tsaka lambda r, non-compact yung section, yung element. Kapag nasa right side naman yung lambda natin in terms of lambda r, nasa right side, ibig sabihin greater than, slender naman yung element natin doon. So, di bali yan yung tatlong classification ng elements. Compact, non-compact, at saka slender. Base doon sa mga limit sa taas, lambda p, lambda r. Naintindihan? Ito naman yung lambda na gagamitin mo para sa web. H over TW. Okay? Yung H, dalawang klase ang H natin, kung maaalala nyo. Kapag standard section or wide flange section, yung H natin is the D minus dalawang K. Yung K, yun yung property or the distance of the toe of the fillet from the flanges that was taken from the steel manual. Tapos kapag built-up section naman, paano pagkuha ng H pagka built-up? Depth minus dalawang thickness ng flanges. Ibig sabihin, yung H kapag built up ay dito yung pinaka-distansya ng dugtong nila ng flange tsaka web from the top of the flange or from the bottom of the flange. Ito pagka standard section. Ito naman pagka built up section. Divided by the thickness of the web. Okay, so ayun, no, ito yung H. Okay, tapos yung thickness niya is thickness of the web. Question about this one? So these are all ratios, meaning to say unitless. So you just have to be careful with the units that you're going to use in using these ratios. They have to be consistent para maging unitless. Tapos yung mga limits naman, yung lambda p tsaka lambda r, they're all functions of square root of E over Fy. Yung elasticity, 200,000 megapascal ang gagamitin mo pagka metric. Kapag ka English naman, ang gagamitin mo 29,000 KSI. Okay? So, depende ko anong unit ng gagamitin mo. Kapag ang binigay na Fy is in megapascal, 200,000 megapascal ang gamitin mong E. Kapag ka ang given Fy is in English, kunwari KSI, 29,000 KSI ang gamitin mo naman na E. Okay? Tapos nagva-vary lang sila dun sa mga constant, 'di ba? 0.38, 1, 3.76, tsaka 5.72. These limits given in this green table is only applicable again for I-shaped section and channel section. If you need the limits kapag ka ibang cross section na, meron naman din 'yan. Hindi ko lang ibinigay dito sa slide na 'to. You can look at the NSCP 2015. Meron doon na table ng different limiting ratios for different cross sections. O kaya sa AISC, nandun din yung mga ratios na yon, limiting ratios with thickness ratio. Okay, so naka-define din dito yung stiffened element. Okay, so supported along the two edges parallel to the direction of the compression force. For an I-shaped section and channel section, the stiffened elements are its web. Tapos yung unstiffened element naman, ito naman yung mga flanges nila. Again, the lambda p here is defined as the upper limit of compact category. Diba? Tandaan nyo, ito yung lambda p, ito yung lambda r. So yung nasa kaliwa ng lambda p, that means mas mababa sa lambda p. So, pagka yung lambda actual mo ay mas mababa sa lambda p,
Okay? The section would be compact. Ibig sabihin, yung lambda P, siya yung pinakamalaki, pinaka-highest na value ng lambda for a compact section. Kaya siya tinawag na upper, pinakamalaking limit under compact category. Beyond that limit, magiging non-compact na yung section. Greater than lambda P, nagiging non-compact na yung section. Hanggang maging lambda R. Pero, so yung sabihin, yung lambda R, siya naman yung upper limit para sa non-compact section. Lambda R is defined as the upper limit for non-compact section. Bakit? Kasi kapag kayong actual lambda mo ay nag-greater than na ng lambda R, tumawid na dun sa kanan, nagiging slender na yung element natin. Okay, so mas madali siyang tandaan. So lambda P, lambda R. Sa kaliwa ng lambda P, compact. Nasa gitna ng lambda P tsaka lambda R, non-compact. Pag nasa kanan ng lambda R, slender na yung mga yon. Okay? So ganun ang pag-check ng compactness ng bawat element. Compactness ng flange at saka compactness ng web. May question ba about this slide? Wala. Okay, let's have this sample. Clarify ko lang. Yes. Clarify ko lang po, sir. Yung kung tama po yung pagkakaintindi ko dun sa note, may nakalagay po kasi. So, yung flanges na lang po yung i-check namin or isosolve? Ah, okay. May note kasi rito. All standard eye and channel shapes in the ASEP manual have compact webs. So, only flanges are need to be checked. Majority of the sections, actually, hindi ko rin na-check kung talagang as in 100% of, as in all talaga, no? Pero according to this note nga, sabi nga, all. Okay, so to make it sure na lang, we better double check na rin. No? We better double check na rin yung compactness ng webs pa rin, even though the section comes from the ASEP manual. Okay, to make it sure. Okay ba yun? Yes, sir. Okay po. Okay. Other questions? Okay, let's have this example. Check for the compactness of this W6 by 15, whether it is a compact, non-compact, or slender section for its FY is 60 KSI. So, yung FY na given is in English, so dapat ang gagamitin mong E, English din. So, 29,000. Para pare-pares tayo, ah. Pagka ang FY is in KSI, ang gagamitin mong E is 29,000 KSI. Pagka yung FY na binigay is metric, ang in na gagamitin mo is 200,000 MPa. Tapos, I look at the steel manual and I get ano its properties, basically the dimensions of the section. Yan yung mga dimension ng section. Plus, yung K distance. Nagagamitin ko sa H niya, which is D minus 2K. Okay, so these are the properties of the section. Ito yung guide natin, yung table. So, I have to solve first for the actual lambda. Then, iko-compare ko yan mamaya with the limiting. Ito yung limit. Okay? So, again, ito ay compact. Pag nandito siya napunta, compact. Pag dito sa pagitan, non-compact. Kapag napunta doon sa bandang kanan, slender na yon. Okay? So, pag nag-check kayo ng compactness ng buong section, kailangan mo i-check yung compactness ng bawat element. Ang compactness ng buong section ay depende sa compactness ng bawat element. Para maging compact yung buong section, dapat lahat ng elements niya ay dapat maging compact. However, there are possibilities na sa buong cross-section, yung ibang elements compact, yung ibang element naman hindi compact, non-compact, or even slender. Kapag ka may kombinasyon ka na ng compact, non-compact, or slender among the elements of the buong section, whichever is the lowest classification of all the elements, that will conclude the compactness of the entire section. Okay? So ang gagawin natin is to check for the compactness of each element. So I will start checking the compactness of the flange. Okay, so wide flange siya. So ito yun. To check for the compactness of this element, which is part of the flange, that is B over T. Again, yung B natin is BF over 2. Tapos yung T natin dito ay yung TF. Kaya siya naging, yan, ito yun. Okay, so substitute lang the values. We have the BF
over here, and we have the TF over there. Okay, substitute. So, we got 11.527 to be our lambda. Actual lambda yan ng elements dun sa flanges ng wide flange. Oh, we have to check it with the limits. So, this is for the flanges and this is for the web. So, this would be the limit that I need to check. 0.38. Okay, for the 0.38, so ito yun. So, I got 8.3. So, lampas yung 11 sa 8.3. So, out na yung compact flange. Out na yung compact flange kasi lumampas siya dun sa lambda P. So, pwede siyang non-compact or even pwede siya lumampas pa sa slender. So, paano ma-check? Isosolve ko yung lambda R. So, yung lambda R naman yung 1.0. Ang lambda R natin lubas 21. So, nasaan ngayon yung actual lambda? 11 is now in between 8.3 lambda P tsaka lambda R. In between means non-compact yung flange. Ayan. So, non-compact na yung flange. So, tapos na tayo dun sa elements na sa flange. Next is we have to check for the web. Okay, for the web, ito naman yung gagamitin nating lambda for the web. H over TW. H is D minus 2K. And you have the TW and we got 20. So, saan natin ko-compare yung H over TW? Ito, sa 3.76 muna sa lambda P. 3.76. 82.6. So, dun pa lang, 20 is less than. Pasok na siya. Less than na siya dun sa lambda P. So, isipin, we have a compact web. We don't need to check the 5.7 na here kasi nga, 20 is even less than the 82 na. Eh, yung 5.70, mas malaki pa yan. So, from there, we can conclude, I mean, we classify that the web is compact. So, for the entire section, since the elements have non-compact flange and the web is compact, how can we classify the entire section? Oh, yung pinaka mababang classification, that concludes the classification of the whole section. So that is non-compact section. Question? So this is how we check the compactness of the section based from the compactness of all the elements. Question on this slide? So what if meron kang slender yung flange tapos non-compact yung web. What would be the section? Slender yung section. No? Kung ano yung pinaka lowest classification of the elements that would conclude the classification of the entire section.